Ano nga ba ang Community Fire Auxiliary Group or CFAG? Sa ilalim ng Oplan Ligtas na Pamayanan ay ang Bayanihan Program. Ang programang ito ay naglalayong muling maipanumbalik ang kaugaliang Pilipino ng pagtutulungan at kooperasyon sa pamayanan sa paghahanda at pagtugon sa sunog at iba pang sakuna. Sa ilalim ng programang ito ay ang pagbuo ng mga Community Fire Auxiliary Group or CFAG na ang pangunahing responsibilidad ay ang tugunan ng mga sunog sa pamayanan habang ang mga responding units ng BFP ay pupunta pa lamang sa lugar ng sunog. Bilang mga first responders, nakasalalay sa CFAG ang maagap na pag-apula sa sunog at pagpapatupad ng iba pang aktibidad kagaya ng traffic control, rescue, evacuation at iba pa. Ang CFAG o ang bagong estruktura at organisasyon ng barangay fire brigades ay binubuo ng mga miyembro ng pamayanan sa bawat purok o sitio. Sila ay isa sa ilalim sa masusing pagsasanay at pagbabantay mula sa PFP sa pamamagitan ng itatalagang bumbero sa pamayanan. Paano natin bubuuin ng CFAG? Number 1. Kailangan makapagtatag ng CFAG sa bawat barangay sa buong bansa na magsisilbing first responder sa sandali ng sunog. Sa bawat CFAG na ito ay ang pagkakaroon ng CFAG subunits na tatawaging Community Fire Defense Subunit sa bawat sitio, purok o cluster ng 100 kabahayan. Number 2. Bago itatag ang CFAG, ay kailangan ng masinsinang pakikipag-ugnayan sa bawat LGU at barangay councils, liga ng barangay upang makuha ang kanilang pagsuporta sa programa. Number 3. Ang maitatalagang bumbero sa pamayanan sa bawat barangay ay ang siyang mangunguna sa pagbuo ng CFAG at sa tulong ng barangay council ang pagtatala ng magiging miyembro ng kanyang CFAG. Kasabay ng pagtatala ang pagkuha ng basic information at contact details ng bawat miyembro ng CFAG at ang pagbibigay ng identification card at certificates matapos ang kanilang magiging training. Number 4. Sa pagsasagawa ng mga drills at simulation exercises, ang basic skills at training ng CFAG ang susubukin at i-evaluate sa kung paano nila isasagawa ang CFPP. Number 5. Ang CFAG ay magkakaroon ng mga sumusunod na responsibilidad. Tulungan ng BFP sa mga inspeksyon sa barangay, kagaya ng Household Fire Safety Survey at ang agarang pag-aalis ng mga fire hazards sa bawat komunidad, kagaya ng illegal electrical connections, street obstructions, flammable and easily ignitable piles of materials, at iba pa. Tulungan ng BFP sa pagpapalaganap ng mga fire prevention measures sa pamamagitan ng kanilang sariling mga programa sa barangay. Bumuo ng mga programa at action plans na nakatuon sa pag-iwas sa sunog sa kanilang pamayanan. Magsagawa ng evaluation sa buong pamayanan at magpatupad ng mga precautionary measures kagaya ng identifying hazards and obstructions to fire truck access, posting of alarm and evacuation signage, establishment of evacuation areas, setup of localized fire hydrants, especially in interior areas where accessibility of fire truck is not possible, proper marking of street fire hydrants, and provision of immediate firefighting implements such as fire hose, buckets, water drums, sandbags, etc. Tulungan ng mga responding teams ng BFP sa pag-apula ng sunog at magsagawa ng mga fire drills sa mga maitatalagang fire hazard zones. Ano-ano ang mga bahagi ng CFAG? Ang CFAG ay binubuo ng isang chief, kanyang assistant chief, at mga responding units. Ang chief ng CFAG ay otomatikong gagampanan ng kapitan ng barangay. Responsibilidad niya ang pangkalahatang pangangasiwa sa pagpapatupad ng CFPP at ang pagbuo ng CFAG. Obligasyon din niya ang pagpapatupad ng mga programang nakapaloob sa CFPP at maging ang mga trainings na kailangan pagdaanan ng mga CFAG members. Sa oras ng sakuna o sunog, siya ang tatayong initial commander bago mag-take over ang fire marshal ng BFP. Ang assistant chief naman ay automatikong gagampanan ng barangay kagawad na itinalagang chairperson ng Committee on Public Safety, Peace and Order. Obligasyon niyang tulungan ng chief CFAG sa pagpapatupad ng programang ito. CFAG Responding Units. Ang CFAG ay mayroong 6 na responding units na binubuo ng mga volunteers na mamamayan ng barangay na hindi bababa sa 5 miyembro bawat unit.
Ang bawat unit na ito ay maaaring pamunuan ng iba pang barangay kagawad. Communication Unit. Responsibilidad ng unit na ito ang pagpapalaganap ng kaalaman sa bawat miyembro ng pamayanan ng mga impormasyong makakatulong sa pag-iwas at pagtugon sa sunog. Sa sandali ng sunog, obligasyon nilang agarang ipaalam sa bawat miyembro ng CFAG at sa mga kinauukulan ang sunog. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng sapat na impormasyon sa responding units gaya ng PFP o Fire Volunteers sa kung saan ang sunog na nagaganap at kung paano ito mararating na mabilis. Evacuation Unit. Responsibilidad ng unit na ito na i-guide ang mga residente ng apektadong lugar sa kung saan ang predetermined evacuation areas. Sila din ang mamamahala sa magiging daloy ng evacuation upang masiguradong maayos at hindi nagkakagulo. Responsibilidad din nilang tiyakin na all accounted for ang mga apektadong residente at agarang ipaalam sa Chief CFAG at sa BFP kung merong mga nawawala o mga pinangangambahang naiwan sa mga nasusunog na kabahayan. Search and Rescue Unit. Responsibilidad ng unit na ito ang pag-evacuate sa mga tinatawag na special case occupants o yung mga matatanda, bata, may kapansanan, buntis, at iba pang mga nahihirapang lumikas sa sarili nilang pamamaraan. Obligasyon din ng unit na ito ang pagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga kabahayang pinangangambahang maaring madamay sa sunog at sila ay palikasin sa ligtas na lugar. Matapos sumailalim sa espesyal na pagsasanay mula sa BFP, maaaring gampanan din ng mga miyembro ng unit na ito ang pag-rescue sa mga natrap na residente, subalit ito ay nasa ilalim ng pagbabantay at direksyon ng BFP. Medical First Aid Unit. Responsibilidad ng unit na ito ang maglapat ng paunang lunas sa mga residenteng nasaktan o nasugatan dala ng sunog. Bilang pagtapad sa panawagan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipatupad sa buong bansa ang Rescue 911, ang pagkakaroon ng bawat barangay ng kanilang EMS unit ay malaki ang maitutulong sa pagtugon sa pangangailangan medikal ng kanilang mga nasasakupan. Security and Traffic Unit. Responsibilidad ng unit na ito ang i-secure at i-cordon ang lugar ng sunog upang maiwasan ang iba pang aksidenteng maaaring mangyari. Sa pagkakaroon ng isang grupo na magbabantay sa pinangyayarihan ng sunog, may iwasan ang mga pagnanakaw, mga taong nagtatangkang pumasok sa mapanganib na lugar ng sunog, at higit sa lahat, masisigurado ang seguridad at kaligtasan ng mga umaapola sa sunog. Sa pakikipagtulungan sa kapulisan, tungkulin ng unit na ito na panatilihing matiwasay ang pagkapula sa sunog ng mga responding units. Community Fire Defense Unit, CFDU, at sub-units. Nahati sa dalawang grupo ang unit na ito. Una ay ang CFDU, ang nagsisilbing pangkalahatang responding unit ng CFAG, at ang mga sub-units nito na itatatag sa bawat sityo, purok, o house clusters. Ang bawat unit ng CFDU at CFDSU o sub-unit ay binubuo ng mga residente na hindi bababa sa 10 ang bilang. Para masigurado ang malawak na coverage, kapag masyadong malawak ang isang sityo o puro, ay hahatiin pa ito sa cluster na binubuo ng 100 kabahayan. At sa bawat cluster na ito, ay isang CFDSU ang itatatag. Pangunahing responsibilidad ng CFDU at CFDSU ang agarang apulahin ang mga sunog bago pa man ito lumaki at maging mapaminsala, at sa pagdating ng mga responding teams ng BFP ay maging assisting unit ng mga bombero sa ilalim ng pamamahala ng Fire Ground Commander. Bilang dagdag na gawain sa panahong walang sunog, ang mga miyembro ng CFDU at CFDSU ay ang mga magsisilbing miyembro ng Fire Safety Team. Sila ang magiging katuwang ng mga maitatalagang bombero sa pamayanan na magsasagawa ng Household Fire Safety Survey sa bawat kabahayan at makikipag-ugnayan sa mga residente na alisin ang anumang panganib o pwedeng maging sanhi ng sunog na may tatala sa survey. Sinasaklaw din ng CFAG ang paggamit ng social media para maipalaganap ang mensahe ng kaligtasan sa sunog sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bayani ng barangay Facebook page. Masiwaan ng BFP sa bawat syudad at munisipyo na kung saan maaaring i-post at iparating ng bawat mamamayan ang anumang paglabag sa fire code o mga pwedeng maging sanhi ng sunog na kanilang mapapansin. Paano sasanayin ng CFAG? Bilang bahagi ng mutual responsibility ng barangay officials at ng BFP,
Ang pagsasanay sa miyembro ng CFAG ay obligasyon ng barangay at ng BFP. Ang barangay ay hinihikayat na mag-organisa ng trainings na nakatutok sa bawat unit ng CFAG at ang BFP naman ay siyang magbibigay ng kaalaman. Hanggat maaari, ang training ay kailangang isagawa isang beses sa isang taon. Dagdag pa rito ang pagsasagawa ng drills at simulated exercises na isang magandang paraan upang mahasa ang mga miyembro ng CFAG. Sa ganitong paraan, masisigurado ng bawat isa na magkakaroon ng sapat na training ang CFAG. Bilang karagdagang aktibidad ang pagsasagawa ng Barangay Fire Olympics isang beses sa isang taon. Sa bawat siyudad at munisipyo ay hinihikayat nang sa ganon ay masukat ang kakayahan ng bawat CFAG sa bawat pamayanan. Ito ang Community Fire Auxiliary Group or CFAG, ang makabagong lupon ng pamatay-sunog sa bawat barangay na nakahandang tumugon sa mga makabagong hamon ng makabagong panahon.